siya. Mamaya kailangan niyo siya. Bakit? Kasi siya magre-reimburse ng mga pamasahin niyo. So yung mga pinamasahin niyo, i-reimburse yan, si Jason ang in charge. No? At ang ating documentor for this next 3 days ay si Kuya Paul. Sila po ay mga nurses, so yung topic natin on tuberculosis, may meron po silang kaalaman tungkol doon. Okay? At kami po ang inyong makakasama for this next 3 days. Welcome po sa ating training on TB education for basic ecclesial communities or for parishes. Ito po ay medyo kakaiba dahil pinagsama natin ang simbahan at ang kalusugan. Bakit? Dahil merong mga problema sa ating bansa na hindi kaya ng isang ahensya lang ng ating lipunan. Ibig sabihin, hindi kaya yun ng Departamento ng Kalusugan or the Department of Health. Hindi kaya. O hindi rin kaya ng mga NGOs. Kaya ang ginagawa natin, pinapagsama natin o kaya naman nagne-network tayo sa iba't ibang ahensya para mas susugan ang programa ng bayan para mahanap ang may mga tuberculosis. At pangalawa, para sila ay maggamot ng tuloy-tuloyan at hindi sila madala sa tinatawag nating multi-drug resistant TB. So kung titignan natin yung ating magiging programa, bakit sinasama ngayon ang mga dioceses dito sa ating programa? Dahil sila ay naniniwala na ating network sa simbahan ay isa sa pinakamalakas na network na naaabot hanggang doon sa mga pinakadulo ng ating lipunan. Hindi ba yung mga iba ay nasa isla? Kasi sino ba yung mga nasa isla? Ang mga pari madre. Pangalawa, sino yung man doon sa mga nagpupunta sa mga rural areas? At sa palagay namin, ang pinakamagandang mga ambassadors sa mga areas na ito, sa mga komunidad, ay mismong ang mga komunidad. Hindi yung manggagaling sa labas at pupunta sa Laguna at doon gagawa ng programa. Pagkatapos ng programa, aalis. Kadalasan doon ang nangyayari. Pero ang ginagawa natin ngayon ay yung programa, binababa natin sa Laguna. At ang Laguna mismo, ang mga tiga-Laguna, ang mag-aalaga ng mga tiga-Laguna. At mas kakilala po ninyo ang nasa komunidad ninyo. Pangalawa, ito pong ating programa ay partnership ito ng CBCP at natinatawag natin USAID. USA. Kaya kung makikita nyo sa inyong mga IDs, no, meron dyan USAID. No? DOH, kasi ando yung programa, at ang PBSP, the Philippine Business for Social Progress. Ano po yung mga yan? Ang PBSP ay isang NGO na yung, ito yung tinatawag natin NGO or the social arm ng mga business corporations ng Manila. Big business corporation. Para makatulong sila sa mga kababayan natin na nangangailangan. At ang isang programa doon ay ang programa para sa ating tuberculosis. A, objective po natin para sa ating 2 araw na training at yung 3rd araw sa Biyernes, makikimiting tayo sa Provincial Health Office ng buong Laguna. Pupunta po dito ang mga municipal health officers at yung PHO ng Laguna para makilala yung partnership natin on the area of tuberculosis. Dahil may tinatawag tayong referral, kumbaga parang ganito, tayo ang mag-e-educate sa community, maghahanap tayo ng may mga TB. Pag nahanap natin sila, saan natin sila dadali? Dadali natin sila sa municipal health clinic, DOTS facility. Doon sila makakakuha ng gamot. At pag nakakuha sila ng gamot, babalik sila sa komunidad at tayo pa rin bilang mga kapitbahay, bilang mga membro ng komunidad ay ang magpapaalala sa kanila. Oh, uminom ka naman ng gamot mo, huwag kang tumigil sa pag-inom ng gamot mo. Dapat tapusin ang 6 na buwan na gamutan. No? Yung tinatawag natin case finding at yung tinatawag natin case holding.
sa mga tuwid, kung parte ng referral system yung PHO o yung DOTS facility ng munisipyo o ng syudad, dapat din natin sila makilala. At para makilala din kayo, okay? Magkakakilala lang tayo. Yung po mangyayari sa Friday, half day joint meeting po yun. I-represent po ng CPCP ang side niya, i-represent din ng PHO ang side niya. Kayo din, i-represent yung ang side niya para magkakilala lang kayo. Kasi baka mag-refer kayo, sabi, sino ka? Anong kinalaman mo dito? Ba't ka nagpapadala? So habang maaga pa lang, meron ang tinatawag na networking and partnership. Okay? Ang result po natin dito, dapat lahat kayo maalam sa TV. Pangalawa, dapat lahat kayo pwede makapagturo ng tuberculosis. Yun lang. Yun ang ating objective. Una, dapat maalam sa TB. Pangalawa, dapat marunong magturo ang tungkol sa tuberculosis. At sa palagay ko, ako'y nakikinig sa inyo kung nagpapakilala kayo kanina. Yung iba ay katikista, yung iba ay MBG, yung iba ay secretary, yung iba ay president. Ako'y natutuwa ako, nakikinig ako eh. Kasi sabi ko, abay, wala lang tayong problema. Eh, tinan mo kung paano sila magsalita. Kulang na lang noong laman. Pero kung paano kayo magsalita, nandun na eh. Okay? Lalagyan lang natin ng konting laman para pag nagsalita kayo at pag nagbahagi kayo sa inyong komunidad, alam nyo kung ano ang gagawin. Okay po ba yan? Okay. Yes. So yun ang ating magiging daloy na yung dalawang araw. Gagawin po namin kayong taong may TV. Taong may TB. Ibig sabihin, taong maalam sa TB sa komunidad. Okay. Now, these are just some of the meeting tips natin ngayong dalawang araw na ito. No? Una, let us make optimum use of time. No? Let's make optimum use of time. Nung tumawag po ako, sabi ko, Father, dalawa pa lang ang nagpaparehistro. Sabi ko, maniwala ka sa Panginoon, magpapadala ang Panginoon. Father, sampu na. Okay. Father, ganito, mahirap daw po umalis ng bahay. No? Abay, totoo nga naman. Okay. Mahirap umalis ng bahay kasi marami kayo maiiwan. Sigurado ako, may nagbabad kayo bago kayo umalis. Okay. At pinagpili niyo, oy, babaho yung binabad ko. Laban nyo. Marami tayong concerns. Pero ang sabi ko, this is already our sixth diocese kung saan po kami nagbibigay ng training. No? Tapos na po ang Diocese of Baguio Benguet, ang Diocese of Ilagan Isabela, ang Diocese of Surigao, at Surigao del Norte, ang Diocese of Masbate. Okay? So, tapos na po sila at nagbababa na po sila ng programa. Ngayong taong ito, inuna naman namin talaga ang Laguna. Eh, bakit Laguna? Kasi magaganda ang mga tiga Laguna. At may TV ang mga tiga Laguna. Bakit po Laguna ang inuna namin ngayong taong ito? Kasi medyo mataas po ang mga kaso ng tuberculosis dito sa Laguna. At mamaya-maya, makikita nyo kung anong mga bayan ang may mga low performing. Ibig kong sabihin, may mga low performance in terms of tuberculosis. Okay? Treatment, case finding, at saka tinatawag case holding. So, ito po ay dalawang araw natin gagawin. Bakit po natin ginawang stay-in? Bawal po umuwi. Alam ko yung iba, tigal dito lang sa Los Baños. No? Pero alam ko malapit lang kayo. Ginawa po namin itong stay-in kasi magsispill po tayo hanggang late afternoon. Okay? Pero sisiguraduhin natin na may misa tayo araw-araw. Okay? Ako po'y sinasabi ko rin sa DOH,
pagkasama niyo ako sa training, may misa tayo araw-araw. Sabi lang na, opo, Father. At ako'y nag-handle, meron po mga pari na pwede mag-misa sa atin ngayon dalawang araw. Okay po ba yung Father? Okay. So mamayang hapon po, may misa tayo para tapos po ng whole day bago po tayo kumain ng ating hapunan. Okay? At alam ko may mga MBG dito, may mga secretary, ibibigay ko lang po sa inyo ang aking mask kit, bahala na po kayo. Narinig ko may mga choir. So magtipon-tipon din ang mga gustong kumanta. Okay. At narinig ko may brother tayo, may late minister, meron ano. So kompleto tayo dito. Very good, very good. So let's make optimum use of our time together. At mamayang gabi, kung gusto nyo mag-relax, meron po doon swimming pool. Number two, let's respect each other's opinion. This is very, very important. Pinasulat po namin kayo ng inyong mga expectation. Sana po ay marating natin yung expectation na yun. Okay? Mas marami pa po tayong gagawin. Tatumbling tayo, kakain tayo ng bubong, mga ganyan. No? Okay? Ang lecture po natin sa ilalim ng swimming pool, kaya po mahinga po. So ganyan po ang ating mga gagawin ngayong mga darating na araw. No? But I would like you to respect each other's opinion. And the key there is, let's try to listen to each other. May mga paniniwala tayo sa ating kultura na kakaiba. At pag minsan, doon ko lang naririnig. Nung andun ako sa Surigao, sabi, Father, Father, pag uminom ka ng dalawa, talaga may numero, ng dalawang tubig ng nyo, eh, yung coconut water, gagaling ka ng tuberculosis. Sabi naman isa, tama yan, Father. Sabi naman isa, hindi yan totoo. Abay, medyo nag-ano-ano na. Sa amin, hindi buko, o ano, dalandan. So may kanya-kanya tayong pinanggagalingan, and it's always good to learn from each other. Okay? Paniniwala, nag-iossi ka ba? Oo, may TV ka. Oh, di ba? Si Father, nag-iossi. Pwede siya magka-TV. Di ba? Ang TB ba ay ang pagyoyosi, ang sigarilyo, ay sanhi ng tuberculosis. O yan pa lang ha. Ito, oo, doon, hindi, yung buwan, nag-iisip, hindi ko alam. Okay. So yan, let's respect each other's opinion. Okay? Next one, let's try out new behaviors. This is very, very important sa larangan ng kalusugan. Okay, sa lahat naman ng larangan, let's try to have new behaviors. Okay? Let's try to listen to each other. Listening is very, very important. Clear? Next one. Let's serve ourselves. Meron po tayong kape, merong merienda, merong tubig. Okay? I hope na kahit po may mga servers tayo to help them. No? To help them. Kung may mga kailangan po tayo, saka tayo na lang kumuha. Okay? Para hindi po ma-disturb ang ating mga session. Okay? You can do that sa restaurant. Yung sir, waiter, ganun. Waiter to be pleased. Pero dito, let us serve ourselves. Number two, let's also try to fix bago po tayo, or to fix the session on bago tayo lumisan. Okay? Let's pick up the pieces of papers para matulungan din sila at para mas mapadali yung trabaho natin. Okay? Listen and understand. And the last one is, let's enjoy. Let's make this memorable for all of us. Okay na ba tayo dito? Okay na tayo? Wala na tayo, ano? Okay? May gusto po ba tayong gawin bago po tayo mag-proceed? Meron pa tayong gustong gawin? Meron po kayong notebook? No? Meron po kami ibibigay sa inyo
na ganito, the training of trainers for TB educators. Lahat po kayo magkakaroon nito. Lahat po ng presentations ay nandito na rin. Nandito na lahat, in Tagalog version. Nandito na. Eh, pwede po bang pakitaas, Kuya Son, yung flip charts? Okay. So, yung mga TB education materials, we will also be giving you. Okay? So, all we need here in our following session, may notes na kayo, meron ng TB education material, isa sa puso natin para mas mabilis ang ating learning process. Okay? Okay. Yung PowerPoint po, ibibigay din namin sa inyo. Okay? Para kompleto. Dahil you will be TB educators later on. Okay? Mas maganda kung meron kayo notes, yung may mga PowerPoint, LCD, we will give you the PowerPoint, LCD. It's up to you now on your own context sa inyong sariling parokya kung paano nyo ibababa yung tungkol sa TB education. Okay? Sige. Wala nang tanong? Yung ating ginagawang proseso ay yun din ang gagawin yung proseso pagbaba ninyo sa inyong parokya. Okay? Now, hindi naman lahat tayo dito ay nasa medical field. Tama po ba? Very good. Sino po dito ang mga nurses? O, di ba? Very good. May mga nurses tayo. Sino po dito ang mga doktor? Ilan tayo doktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim kami. Good. This is about community-based tuberculosis. I hope may mga nurses at mga doctors po tayo, we know where we stand. Baka po kasi mag-lecture tayo about tuberculosis at gumagamit tayo ng mga highfalutin words, hemoptysis, pulmonary embolism, pleural effusion. Hindi maiintindihan yan ng community. Tayo, nakakaintindihan tayo. But this is a community-based tuberculosis or parish-based. Okay? So, matutulungan niyo po ako sa aming presentation, ang ating mga doctors and nurses. You can help us in our own presentation. Our presentation would be more of community-based. Ibig sabihin, maiintindihan ng tao sa komunidad, ng tao sa parokya. Yung nanay na may nadadala ka ng papasuso, habang nagpapasuso yan, naiintindihan kung anong sinasabi mo. Naiintindihan po yan. Okay. So, let's try our best to laymanize, if that's the word, to laymanize the terms specifically for tuberculosis. Okay? At makakatulong kayo sa inyong mga katabi. Kung may mga tanong, then we can ask our nurses here. Ready na ba tayo? Okay. I will pass the mic to Kuya Carlo. Ang ating proseso ay ganito. Susundan ko ang proseso na Second Vatican Council. Ganito ang prosesong susundan natin. Base ito doon sa Second Vatican. See. Okay? Let's try to see. Ano nangyayari dito sa Laguna? Ano ang sitwasyon ng tuberculosis dito sa Laguna? Tingnan natin. At yun ang gagawin ni Sir Kat. Okay? At ang pangalawa, yung tinatawag nating discern or judge. Okay? Let's try to discern. Okay? Pagkatapos ni Sir Carlo, bibigyan namin kayo tungkol basic facts about tuberculosis, ano ang role and responsibilities ng parish healthcare volunteers or frontliners, ano mga barriers, ano yung mga balakid, bakit hindi nahahanap, hindi napapagaling ang mga tao may tuberculosis. So yun, let's judge. Okay?
And then bukas, at sa susunod na araw, then we act together. So ito ang ating magiging proseso. See? Tingnan natin yung sitwasyon. Ano yung problema? Then, judge. Let's discern together using the facts, all of these things. And the last one is act. Let's pull ourselves. Ano ang magagawa natin together even with the provincial health office? Okay? So ito ang ating magiging proseso. We'll bring it back up. Thank you so much. Okay. Thank you, Father Len. So, bago natin na i-discuss yung tungkol sa mga pag-uusapan natin ngayon, papakita ko po sa inyo kung ano po ba yung kalagayan ngayon ng ating national TB program sa ating probinsya. Ito po ay kinuha ko sa ating PHO. This is ano pa lang po hindi pa siya final na 2014 hanggang third quarter pa lang po yung data na meron siya. Hindi na finalize pa lang po kasi nila ngayon. So, malinaw po ba? Medyo malabo. Ayan. Diyos. So, nandito po makikita ninyo yung cases, number of cases na sa buong province po ito. At sa 2014, this one, so partial pa lang po yan. So ito na po yung new cases. New smear positive cases po yan. And ito po yung new smear negative. Okay, so 2,134 yung smear positive. And then new smear negative cases is 2,374. Extra pulmonary, 47. Sa retreatment cases po, punta lang po tayo sa total para hindi na tayo, ayan, 5,662. Okay? And then, para po din sa children, meron po tayo 688. TB, total TB cases including 15, below 15 years old, so 688. So, overall, total po natin, all forms, sabihin lahat-lahat, is 6,066. Sa provincial po, Laguna, okay? Hanggang third quarter pa lang po yan, ha? And then, ito po yung ating treatment success rate, cure rate, and case detection rate. Yung treatment success rate, yung blue, na dark blue, and then yung medyo light, yun po yung cure rate natin. Treatment success rate, ano po ba yung ibig sabihin ng treatment success rate? Ito po yung mga napatapos natin ng gamutan, whether cure or completed. And then, yung cure rate naman, ang ibig sabihin naman doon, nagsimula yung pasyente ng positive. Nakikita po ba dyan? Ayan. Nagsimula yung pasyente ng positive and then natapos niya po yung gamutan na negative siya. Tapos yung white, yung case detection rate po natin ng all forms, ito po yung mga nahanap na kaso doon sa ating probinsya. Mapapansin po ninyo, from 2010 to 2014, yung 2013, medyo marami po yung nahanap natin na kaso. Okay? Yung red line po na yan, yan po yung target natin na 90%. 90% na cure rate and 90% na case detection rate. Taas lang po kayo ng kamay kapag may katanungan po kayo, ha. Okay, so mapapansin po ninyo na yung treatment success rate halos andun lang rin. Same-same lang rin siya. Pero pagdating doon sa case detection rate, medyo bumaba kasi siguro hindi pa nakukuha yung 20 quarter 4, yung 4th quarter na ano natin, accomplishment report. May question po? Ayan, ito po yung distribution, yung tinatawag natin na scatter map. Nandito po yung listahan ng inyong mga bayan. Ito po yung high-low. Punta muna tayo dito sa high-high pala.
High-high, ibig sabihin naabot niya yung 90% na case detection rate and 90% na cure rate, which is yung target po natin. Okay? So, makikita niyo yung mga bayan dyan. Mamaya meron po tayong listahan, pero pinapakita ko lang po sa inyo kung saan medyo marami pa yung mga bayan natin. So, medyo marami pa tayong ano, low-low. Bababa yung case detection and mababa yung cure rate. Opo. Ayan, medyo marami pang nandito. Ang target dapat natin is nandito sa side na to. So, yun lang po yung pinapakita ng scatter map. Okay, questions po? Wala. Ah, oh, sorry. Ayan, ito po yung listahan ng ating performance. Mas makikita po ninyo sa high-high, meron po ba mga high-high na nandyan? Nandito ngayon, sa mga bayan. Lumban, Paite, Pangil, Louisiana, Alamba, Kalamba. Okay? Meron po bang... Ayun, parang naman natin ang mga high-high. So, ibig sabihin, sa TARC, meron po kasi tayong hinahanap na mga kaso. Bawat munisipyo or municipality or city, meron tayong target. 90% dapat naaabot natin doon sa target na yon. Okay? Tapos, doon sa mga naabot natin na nahanap natin na kaso, dapat 90% doon mapagaling natin. Ibig sabihin, naabot siya ng mga bayan na ito. Diba? Galing nila. Sunod, low-high. Doon sa 90% na target natin na kailangan natin mahanap, hindi sila umabot, low. Pero, doon sa mga nahanap nila na kaso, 90% doon ay nagamot nila, which is high. So, ito po yung mga bayan na yun. Meron po bang taga doon sa mga nalis sa Taubinyan, Santa Rosa, Alaminos, Calawan, Victoria, meron akong narinig natin ng Victoria, San Pablo, Cavite, Magdalena, Pagsanhan, Pakil, and Pila. Meron po? Okay. So, medyo konting push pa. Sunod, high-low. Ibig sabihin naman, naabot nila ng 90% yung mga targets nila. Pero, hindi na nila napag-stay yung pasyente sa gamutan. So, dito pa lang makikita natin ano yung mga dapat gawin, ano yung kakulangan, ano yung pwedeng dagdag pa. Diba? So, ibig sabihin, hindi nila naabot sa mga nagagamot sa kanila, marami doon yung nawala. Hindi nag-stay, hindi tinapos yung gamutan. Kung bakit low sila. So, para doon sa mga bayan na yun, konting push pa. Okay? Push ulit. And then yung low-low, medyo pareho. Hindi nila naabot yung target nila, yung mga dapat hanapin. Yung mga nahanap naman nila, hindi lahat yun napapatapos sila. So, yan po yung aming performance. Okay? May questions po? Yes po. Of the population. Hindi po, may target. Ito po siya. Paano natin ko computein yung target? Ayan. Ito po. Sa 100,000 na population, dapat meron tayong target na 265 na cases. So, yung sa kanina pong pinakita ko, yung target po nila is, yung sa high, ibig sabihin naabot po nila yung 90% na yun. No? 265. Paano ko computein? Population times 0.00265. Yan po ay noong 2014. Kamaya na yan, babalik muna tayo dito. Okay? So, binigyan ko lang po kayo ng para malaman nyo rin po yung target. Ayan. So, proceed po tayo. Ngayon kasi, 272 na.
medyo mas kumasya. Population, ah, 292, sorry. Population times 0.00292. So, nung 2014, 0.265. Okay, ngayon, 292. Okay? Para makakita po ninyo sa inyong mga bayan. And then, tignan po natin. Okay, status of 2014 NTP target. So, 2014 targets given by NTP is 102,233 presumptive TB examining. And partial is 20% pa lang. Okay, so medyo partial pa lang naman yun. Hindi pa nakukuha po yung ano natin. And then cases with treatment. So, 5,400. TB all forms, ang target po is 8,000. And then ang nahanap is partially is 62%. Children with treatment, so wala pong nilagay ang PHO. And, pero minahanap po tayo ng 611. So engage, ibig sabihin ng engage, nagre-refer sila at nagpo-provide sila ng TB treatment. So, meron tayo, sa public, meron tayong 100%. And sa private naman po, meron po 60% target. Okay, pero yung actual po natin, public 100%. And private facilities, 53%. Pero yung updated is, as of last February, ano na, na 65% na po ang private hospital engage. So, medyo nabot na po natin. Nagpas pa yung target. Okay? So, TB done certification. So, sa Laguna, total RH is 42. Eligible is 32. And DOH PhilCat certified is meron tayo 21. 66%. And PhilHealth is 28. Overall is 42%. TB this last year. So, World TB Day. Yung PMDD advocacy for gene expert. Meron, so, inform naman po kayo na meron tayong gene expert sa Laguna. Sa Los Baños, tsaka magkakaroon pa yata sa ibang lugar. Meron din po sa Santa Rosa. So, provincial, ito po naganap yung first awarding. December 2014 ng mga bayan sa mga top performers. So DepEd and the LG Basic Dance Advocacy. So nagawa na rin po yan. Capacity building. DSSM training. Yan. Yan. Gene expert. So meron na rin po tayong PMDT. So training on providing technical assistance for dance certification. Meron na rin po. Orientation. So, yan po yung mga trainings na nagawa noong 2014. Okay? Agreements for the implementation of the new NTP. So, nabigay na po ba sa inyo yung ibang mga ano po, nagre-refer? Meron po kasi bagong yung MOP, yung mga register. Sa mga BHW, meron po kayo, di ba mga BHW dito? Mag-comment sa mga RHU po natin, yes. Monitoring, yan po ay activity ng ating province. Ito, okay, so yan. Yan nga po yung ating target last 2014. Ngayon, ulitin ko po 292 per 100,000. So, yun lang po. May mga katanungan po kayo for ano, for clarification. So, okay po. Nakita na natin kung ano yung halagayan ng ating bayan. Yes po, may question po. Brother Tito, lahat na mag-create association of Paris Los Baños. Sir, alam po namin na noong mga taong 1950 or 60,
pag isang tao ay nagkaroon ng sakit na tuberculosis o TB, hanggang ani na kuwan, yung pong tao yun, sigurado pong mamamatay. Kasi wala pa pong gamot ng mga tao yun noong 1950s. Kasi malita po ako noon, doon sa aming lugar, pag nagkaroon po ng sakit na gano'n ng isang tao, matagal na po yung anim na buwan, mamamatay po. Ngayon, alam po namin na sa panahon ito, binis na po ang teknolohiya para gamutin at meron na pong gamot sa TV. Pero ayon po sa inyong kaliwanag, ang labo na po ay isa sa mga pinakamaraming disakit ng TV. Bakit po, ano po ang pagkukulan ng ating gobyerno kung bakit hindi po maagapan, hindi po ma-bilis ang paggamot sa mga tao may sakit ng TB? Ito po ba ay talagang mahina ang epekto? O ano po ba ang teknolohiya na dapat natin gawin para lalo pong masupo na hindi bumilis na nagkaroon ng sakit ang mga tao dito sa atin sa profesor? Salamat po. Hello po, good morning. Siguro yung tanong nyo napakaganda. Una, sasagutin ko ng konti, pero mamaya hapon kasi meron tayong session dun sa barriers. Ano yung mga balakid? Bakit hindi lumalang kayong programa ng tuberculosis? No? Pero sasagutin ko ng isa na. Okay? Base doon sa explain ni Kuya Carlo. No? Una po, ang programa po ng tuberculosis, kung makikita nyo, lagi ay facility-based. Meaning, kung ako ang TB, dapat pumunta ako sa isang facility, sa isang health center, bago ako makakuha ng gamot, mapa-refer, at yung mga iba, dapat pabalik-balik sila araw-araw. Okay? At pangalawa, facility-based. Bibigyan ako ng gamot, iuwi ko sa bahay. Ang mga dahilan po ay, baka po yung too much facility-based natin, isang balakid iyon. Kasi ang ating lipunan ngayon ay, paano ma-follow up ng isang facility kung ako ay umiinom ng gamot? Pangalawa, facility-based. Ibig kong sabihin, kailangan ng mga tao. E paminsan sa isang barangay health center o sa isang municipal health center. Tama po ba sa Santa Rosa? Tama po ba narinig ko kayo hindi ka Santa Rosa? Hindi sapat ang tao. Ako'y naiintindihan ko naman doon sa, bago po ako naging pare, ako po ay isang doktor. Nag-work din po ako sa hospital. Kulang po yung bang sa number o kaya sa load ng trabaho versus doon sa tao na available, parang hindi na makayanan ng mga nurses at ng mga doktor yung programang pinababasa kanila. Okay, iilang po lang po iyon sa mga barrier o mga kadahilanan bakit hindi natutugunan ang problemang tuberculosis dito sa Labunan. Pero po, brother, hindi lang po dito sa Labunan nangyayari yan. Nangyayari din po yan sa ibang mga lugar. Pero siguro magandang tingnan, ano yung meron dito sa Laguna? Yun ang gusto kong ipato sa inyo. Kasi kayo ang makapagsasabi sa amin. Ano yung meron dito sa Laguna na talagang palaki? Bakit hindi lumalaga ng maayos ang problema ng tuberculosis? Okay. At ako'y, ang mga doktor pa natin ay nandirito. Sabi, 1956 by history. Diba? Ngayon ay 2015 na tayo. Kung bibilangin natin, ako napakatagal na nga. Ano yung meron dito sa Laguna? Bakit po yung programa ng tuberculosis? Maganda yung programa, pero hindi masyadong lumalarga sa iba't ibang mga munisipyo base dun sa presentation ni Brother Carlo. Pwede ka na maging sa pinanis ka. Hindi po ba? Bakit? Actually, maganda, Carlo, pwede hirumin niyo yung slides. Maganda yung presentation niya doon sa graph at doon sa low, 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 high.
kung makikita mo yung iyong munisipyo, ako tigil Los Baños, ako tigil San Pedro, low ako. Low, ibig sabihin, mababa yung paghahanap ng mga may ibig. Low pa rin. Yung paggamot, yung cure rate natin. Ba't ganun ang iyong mga dahilan? So, maganda pag-isipan natin yun. Ano yung meron sa akin? Na, baka titignan natin, ano yung naman yung meron doon sa may Kalamba? Bakit sila ay high-high? Katulad ng, ang mahay-high, nasa low-low. Hindi ba titignan natin? Ang mahay-high, nasa low-low. Dapat yung mahay-high, dapat nasa high-high siya. Okay? So, titignan na natin siya. Magandang tinan natin yan dahil hindi lang po ito yung tinatawag nating epidemiology in just one area. This is your epidemiology dito sa Laguna. At kayo ang makapagsasabi mamayang hapon, kayo magkaganto ako ni Father Jess. Bakit kaya? Ano yung mga kadahilanan? Bakit ganito? Yung magiging report natin. Take note, ang target natin ay 90%. For both, what? Case detection rate or case finding at cure rate, yung tinatawag case holding. Okay. Yung mga iba naman, pwedeng high-high kasi isa lang yung natagpuan. Siyempre, dapat kumaling. Pero akala nila, konti lang ang may TB, pero hindi. Pasensya po ha. Baka mali po yung ating iniisip na wala ng TB ngayon. Hindi. Marami po ang may TB. At gusto kong umpisahan ito sa mga kaparean. Bakit po? Nagtapit na po kasi pato. Bakit? Kasi ako po'y nasabihan po kami sa CDCP na may ilang mga kapatid namin, mga pari, na namatay dahil sa tuberculosis. At ako po ay, sa totoo lang, nung nalaman ko yun, ang sabi ko sa sarili ko, bakit? Bakit hinayaan? Meron na maggamutan sa dots na libre. Di ko ba? Libre naman. Bakit napabayaan? Ang ating aim po dito ay, gusto ko pong ibalik kayo sa ating pastoral mission. Yung ating mission sa mga parokya, hindi po ba ang ating nilalakaran ay pangalagaan ang pamilya? At ang pamilya, napaka-importante. Isang parte ng pangalaga ay ang pangalaga ng kalusugan. Hahayaan ba natin na ang ating mga kapatid, lalong-lalo na ang mga bata, ay mamamatay dahil sa tuberculosis? Para bang yun ay mga kadahilanan ng nagpabaya tayo. And we should not allow that. Para po sa akin, we should not allow that. Dahil walang ibang dahilan dapat tayong dapat na ibigay at dapat gumaling yan. Hindi yung pwedeng mahal. Eh may libre naman. Malayo. Eh bawat munisipyo meron. Paminsan po, paminsan, yung ugali na lang natin eh, no? Yung ugali na laang. Kaya na kung ugali iyon, paminsan din, pag ikaw may TB, okay? Pag ikaw po ay may TB, kadalasan ang mga kapatid natin ay pinagdidilihan ang may mga TB. Pasensya po ha, gusto kong sabihin sa inyo. Dahil tayo sa simbahan, sabi natin, lahat mahalin. Lahat yakapin, lahat mahal ng Diyos. Pero oras na yung kapitbahay mo may TV, yung kaopisina mo may TV, pinagdidirihan natin. Eh pwede naman bumaling. Katulad noong mabuting Samaritano. Okay? Sige po. Yes po, Papa. Pero tanong ko lang po, yung po kasing data ni Carlo ay Laguna. Meron po kayong data ng TB prevalence sa province ng Laguna compared doon sa ibang provinces, national level? Meron ba tayo national level? Pwedeng i-hold muna natin yan, and then we'll present it later.
Actually, meron na po, pero hahanapin ko pa. Yes po. Aha. Napaisip po ako na makita ko kung ito'y nasa Hilo. Kasi nga po, nagkaroon na po kasi noon ng naging vice chairman nga po ng TV Task Force ng panahon yun. At naituro na po sa amin, katunayan po kami pinagbigay na ng seminar sa mga iba't ibang lugar. At ang Del Remedio po ang naging pilot project noon ng World Vision para po dito sa proyektong ito. At ang nakita kong nga lang po, although sabi nga na nagawa ng paraan yung kaya nga naging high eh, low high ano. Ibig sabihin, nagkaroon po ng treatment sa mga kaso na nakita. Kaya lang po, bakit hindi naging ganun kataas? At yung po na